Wait lang, Ustaz. Yes. Pwede ano mo yung screen mo? Kasi ka sa YouTube, hindi nakikita lahat yung presentation. Sige po, kasi minsan kasi hindi ko na, ano, na-adjust, kaya ganun. Sorry. Check ko ha. Okay naman. Okay. Okay, a'udhu billahi samil alim, minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yawmid din ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa kasagsagan ng pagpapaliwanag pa rin ng mga paghahari at mga pamamahala ng mga Arabo noon. At hinati natin, no, at kinategorize natin yung mga paghahari at pamamahala sa iba't ibang dako na kung saan doon ay nag-migrate ang mga kaarabuhan sa iba't ibang dako ng Arabian Peninsula. Nakuha natin ang paghahari at pamamahala sa sinaunang Syria o sa Yemen, at gayon din nakuha natin ang pamamahala at paghahari sa Hira, na kung saan ito yung bahagi ng Iraq, at gayon din makukuha natin inshallah yung paghahari sa sinaunang Syria, at pagkatapos ang pamamahala sa Hijaz. Sa bahaging ito, mga kapatid, ay tunghayan natin ang rulership in geographical Syria. So ito po yung sabihin natin, Syria. Alam natin kapag imagine natin yung mapa, no, ay magkakarugtong ang mga lugar na ito, mga kapatid. O magkakalapit, ika nga, at least ika nga magkakalapit. Okay? So alam natin yung sabihin natin yung Syria, actually hindi yan ano. Mali po yan. Yan po ay supposedly po yan sa Syria, okay? Rulership in Syria. So mapapansin natin dito, ito yung bahagi ng tinatawag na Syria. Okay? Wait lang. Yan. Bahagi po yan ng Syria. Itong ito yun siya. Itong nakakulay. Kumbaga, kulay orange. Dahil itong bahagi na ito ay part po ito ng Iraq. Samantalang itong bahagi dito ay part ng Saudi Arabia. Kaya naman ito yung old Syria. Ayan. Kita natin yung tinatawag na Syria. Okay? So, papansin natin, no? Ayan. So, ito yung kabuuan ng Syria. Ang Iraq, dito yung Syria. Ito yung old Syria. Then, Jordan. Then, sa baba ay walang iba kundi ang Saudi Arabia. Al-Hims. Ito yung, nandito yung Hims. Homs. Ito yan si, dyan na nanirahan si, ano, Erbab bin Sariyah. Dyan, sa lugar na yan. Siya sa mga sahaba, mula sa mga ahlus sufa. Now, sa panahon, sa panahong ang mga Arabo ay nagsisilikasa, no? Ilan sa sangay ng tribong Kudaa. So, alam natin yung tinatawag na sabihin natin Kudaa, mga kapatid. Okay? Ito ay mula sa tribo ng ano, part pa rin ng sabihin natin ng Kahtan, no? Ay napadpad, no? Napadpad sila. Napadpad sa mga hangganan ng sinaunang Syria, yung mga border ng Syria, yan, at doon sila nanirahan. Kasi nga, dito sa dati sa tinatawag na Iraq, tapos pinalaya sila sa Iraq, then nag-migrate sila dyan sa boundary ng tinatawag na Syria. At doon sila nanirahan. Sila ay kabilang sa pamilya ni Sulayh bin Halwan. Sulayh bin Halwan, mga kapatid. Okay? Okay. Sila ay mula sa ayun nga, kabilang sa pamilya ni Sulayh bin Halwan. Na kung saan sa kanila nagmula ang Banu Daj'am bin Sulayh. Banu Daj'am bin Sulayh. Okay? Nakilala sa tawag na Abdaja'ima. Kilala sa tawag na Abdaja'ima. So the tribes of Abdaja'ima. Ang mga tribo ng Kudaa
yan, tribuan, which is kilala mula sa mga tribo ng Pampan, ay ginagamit ng mga Byzantine. Alam natin yung kapag tayo nag-aral ng sabihin natin ng ating social studies, no? History, kumbaga sa ating English at maging sa college natin, okay, maging siguro sa elementary na ngayon. So itong kilala itong Byzantine na ito, okay? So itong mga Byzantine, mga user itong mga ito. So ginagamit nila itong mga tribo ng Ad-Dajaima mula sa tribo ng tinatawag na sabihin nating Kudaa. Okay. Upang sa ganun, anong gagawin ng mga Byzantine dito? Laban sa parihong mga Arabo na taga-disyerto, mga Badu, na mga mananalakay, mga invaders at mga Persyano. So syempre, kinakailangan magkaroon ng ano ba, ng malaking puwersa laban sa kalaban. Actually, dito sa, alam niyo ba dito sa Saudi Arabia, makikita natin na bakit ang dami ditong mga ano po, madaming mga ano dito, mga Barmawi. Kasi po, according to the history ng Tarikh al-Mamlaka, ang Saudi Arabia noon ay nagkaroon ng malakihang giyera, no, laban sa mga tagalabas. Na kung kaya, para magkaroon ng malaking puwersa, so inaanyayahan ngayon ng kaharian ng Saudi Arabia ang mga Burmese, ang mga Barmawi. Na kung saan ang Burmese, yun po yung matatagpuan natin na pinarurusahan ngayon ng mga, sabihin natin, ng mga mga Burma. Okay, ng ano bang lugar ng Burma ngayon? Burma ba rin? Myanmar. Jazakallahu khair. Okay, Myanmar po. Na kung saan nakiusap po ang Saudi Arabia na yung mga lalaki nila na willing na umanib sa Saudi Arabia para magiging, sabihin natin, sundalo ng Saudi Arabia kapalit ng mga pribilehiyo. At ang pribilehiyo nga po na ito ay sila ay maninirahan dito sa Mamlaka, specifically dito sa tinatawag na Makka, no? Na kung saan ay libre lahat. Libre lahat, pati yung kanilang mga kanununuan. Ay naman, makikita mo dito sa mga Barmawil, yung kanilang ano, libre ikaman nila. Yung mga talagang, yung kanilang mga lulu, kalululuan dito talaga, ay dito na nanirahan, dito na ipinanganak, dito na lumaki hanggang sa lumaganap sila. Kasi yun yung pribilehiyong ibinigay sa kanilang kaharian noon para maging depensa, ika nga, sila laban sa mga invaders na galing sa labas. O sino mang tinatawag na gustong pasukin ang, sabihin natin, ang Saudi Arabia. Kaya yung mga ibang mga Barmawi dito, na which is na talagang nakaano ng pribilehiyo na yun, ay libre yung, sabihin natin, libre yung ikaman nila, walang bayad sa kanila, hindi na sila pwedeng bumalik ng Burma, kasi siyempre sino babalikan nila, wala siyang kilala doon. So yun po yan. So itong mga Byzantine na ito, ginagamit nila itong mga Banu Ad-Dajaima upang sa ganun ay para magsilbing harang, kumbaga depensa, diba, sa mga border, ika nga, laban sa mga parihong mismo ang kapwa nila, mga Arabo na mga invaders, okay, na mananalakay, at of course mga Persian, kasi mga Persian kilala dati, alam natin yan, yung mga taga Iran, kasi ang Iran dati ay Persian yan dati, Farisi, nakilala din sila pagdating sa mga sabihin natin invasion. So isang hari ang itinalaga upang mamahala sa kanila. Isa sa kanilang pinakataniyag na hari ay si Ziyad bin Al-Habula. Okay, si Ziyad bin Al-Habula, na kung saan ay nagkaroon sila ng autonomiya, which is yung sabihin natin ay kalayaan, ika nga, separation sa loob ng mahabang yugto ng panahon na tumagal mula sa simula ng unang siglo hanggang sa malapit sa katapusan ng ikalawang siglo or Christ era. Okay? Gayunpaman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kanilang kapangyarihan ay nagwakas, naglaho nang matalo sila ng mga Algasana. So itong mga Algasana, kung babalikan natin, ito yung mga tinatawag na Ghassanides, ika nga, na kung saan ang nagtatag ng Algasana o Ghassanides o kilalang Algasasa o Algasan ay si Jafna bin Amr, na lumikas patungo sa lugar ng Sham mula sa Yemen. Kung ating babalikan yung nakuha natin, diba? They came from Yemen, tapos pumunta doon sa, sabihin natin, doon sa lugar ng Sham. Okay, yung mga sinaunang Syria. At doon nga itinatag yung mga kaharian na ito na tinatawag na Ghassanides, kings, kumbaga. At marami yan, maging sa Wikipedia, nandiyan po yan. Okay? Na kung kaya siya yung ang nagtatag nito ay si Jafna bin Amr. Si Jafna
bin Amr. O siya ay mula sa tribu ng Al-Azad. Alam natin yung tinatawag na Al-Azad, mula sa tribu ng Kahdan, mula sa angkan ng mga Kahlan. Okay? Azad, tapos mula sa tribu ng Kahlan. Ang Kahlan ay mula sa tribu ng Kahdan. Siya ang nagpasimula sa kaharian ng Gassasa o ng Gassan na ipinangalan sa isang batis ng tubig sa Hijaz na nagngangalang Gassan. Kaya doon ipinangalan yung mga kings na ito na kung saan dito sila ay huminto bago sila tumuloy sa sinaunang Syria. So dumaan muna sila ng Hijaz, tapos mayroong batis doon na tinatawag na Gassan, at siguro namangha sila no, sa batis na yaon, kaya daladala nila ngayon yung pagkamangha nila hanggang sa pinangalan ngayon sa mga paghahari nila. Kaya tinatawag na Gassanides. Yun po yung history ng Al-Gassana o Al-Gassana o Al-Gassasa. Okay, Al-Gassasa. At yan ay isang review lamang kumbaga sa mga nakuha natin sa mga sinauna. Okay? Na kung kaya ang tumalo sa mga ano na ito, ang tumalo sa tinatawag na kay Ziyad bin Al-Habula at sa kanyang mga katribo at kapanalig ay walang iba kundi ang Al-Gassana o Al-Gassasa o Gassanides. Okay? Dahil dito ay pinagkalooban ng kahalili na pamamahala sa mga Arabo ng Syria at nagkaroon ng Dumatul Jandal. Okay, Dumatul Jandal o Daumatul Jandal, ito po ay bahagi na ngayon ng Saudi Arabia, ang Daumatul Jandal na kung saan ay dating bahagi ng sabihin natin ng bahagi ng ano po ng sinaunang Syria. So lumawak yung pananakop ng King Saud, kaya nasakop na rin yung tinatawag na Daumatul Jandal. Kaya naman Daumatul Jandal malapit lang yan sa border po ng border ng Iraq, border ng tinatawag na Syria. Okay? Na kung saan yun nga yung ginawa nila ang Daumatul Jandal bilang kanilang punong tanggapan or base kumbaga na tumagal hanggang sa labanan ng Yarmouk. Ang Yarmouk kilala yan sa panahon ni Propeta Muhammad sa Battle of Yarmouk noong taong 13 after Hijra. So ang kanilang huling hari na si Jabala bin Al-Aishum, si Jabala bin Al-Aishum ay yumakap sa Islam noong panahon ng pamumuno ng punong mananampalataya na si Omar bin Al-Khattab. So naabutan pa no, naabutan pa ni itong si ano si Jabala bin Al-Aihum. 'Di ba? Ibig sabihin ay namuhay ito sa kapanahunan ika nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, 'yun nga ay hindi siyempre, hindi siguro nakarating sa kanya din sa kapanahunan pa ni Omar bin Al-Khattab, kaya doon nagkaroon ng chance ika nga na matunghayan niya ang Islam. Kaya alhamdulillah, at least yumakap itong si Jabala bin Al-Aihum na kung saan ay uling hari ika nga ng Syria. Okay? Kaya makikita natin ito yung tinatawag na Jaumatu. Ayan po yung lugar ng ayan po yung Daumatul Jandal. Kaya makikita natin sa mapa, Daumatul Jandal, malapit yan sa border ng Iraq. Okay? Sa bahagi ito, walang iba kundi yung Jordan. Dito naman ay walang iba kundi ang tinatawag na Syria. Kasi siyempre itong Jordan, pasakop pa rin niya ng Syria sa hanggang sa ngayon. Iba yung Sham, kumbaga. I mean, pag sinabi natin Sham, ito po ay binubuo ng mga ilang mga piling mga country ngayon. Katulad ng Jordan, Syria, at hindi bahagi yung Iraq. Iraq hindi kabahagi ng Sham po, yung Palestine. Okay? At yung mga sabi natin sa Barb countries, ika nga, nakabilang sa Sham. Okay? So yun po yung Daumatul Jandal. So makikita natin ang maganda yung mga ano ngayon sa Daumatul Jandal, mga alam di ba sa Daumatul Jandal na mashallah, makikita niyo ngayon, akala wari mo bagay dagat, yung pala ay lake. Yung pala po ay isang lake po yan. Yan po ay sa Daumatul Jandal. At yung mga historical ano doon sites po andun pa rin. Andun pa rin yung mga yun nga yung mga pananakop noon ng mga sinaunang mga Arabo at yung kanilang mga labi, andoon pa ay nakalagay sa museum. Then, pagkatapos mga kapatid, ay tunghayan natin ang paghahari at pamamahala sa Hijaz. Paghahari at pamamahala sa tinatawag na Hijaz. Okay? Which is rulership in Hijaz. Of course, ang Hijaz, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, ang Hijaz ay isang rehiyon, no? Isang tinatawag na rehiyon sa kanluran ng Saudi Arabia. Sa matatagpuan ng Hijaz na ito. Isa siyang malaking region, no? Na sakop ngayon ng Saudi Arabia, kabilang dito ang mga lungsod ng Makkah, lungsod ng Madina,
lungsod ng Jeddah at saka lungsod ng tinatawag na Tabuk, eh, makikita natin yan. Yan po yung Hijaz, yung pong naka-green. Okay, yan po yan. Kasi dito, Najd, yung bahagi na ito ay walang iba kundi yung Riyadh ngayon, dating Najd po yan. Okay? Then, doon naman ay part ng tinatawag ng mga, yun, mga sinaunang mga, dito naman yung Yemen, yung bahagi na yan. So, ito po yung kabuuan ng Hijaz. Ito po ay binubuo ng mga lungsod ng Mecca, ng Medina, ng Jeddah, of course, at saka ng tinatawag na Tabuk. Ang Tabuk ay malayan sa yung Battle of Yarmouk. Yan po yan sa Tabuk. Tabuk region po yung Battle of Yarmouk. At of course, bahagi yung Yambo at higit lalo yung tinatawag na Taif. Nandito yung Taif. Okay? So, ito yung mga bahagi ng tinatawag na Hijaz. Papunta doon sa Halat al-Amr. Papunta doon sa tinatawag na sabihin natin Ahakal. Ang Hakal po yun dyan. Oh, boundary po yun ng Jordan. Di malapit. Dito yung banda mismo. Nandito na yung sabihin natin immigration, kumbaga, okay, checkpoint pa pasok ng Amman, okay, ng Jordan. So yung mga kapatid, so kilala rin ito bilang Western Province, no, itong Hijaz na ito sa Saudi Arabia. So ito ay pagpagsabi Western Province, ibig sabihin yung po ay bahagi ng Hijaz, either sa Tabuk, Medina, Yambo, Taif, Jeddah at mga karating na mga lugar to, Rabigh at iba pa. Okay? So ito ay napapaligiran sa kanluran ng dagat na pula, which is Red Sea. Ito po yung Red Sea. Ito yung tinatawag na Red Sea. Okay? At of course, sa hilaga ng Jordan, yan po yung tinatawag na Jordan. Sa silangan ng Najd, dito yung tinatawag na Najd. At sa timog ng rehiyon ng Aser region, dito yung tinatawag na Aser region. Okay? Ang pinakamalaking lungsod nito ay ang Jeddah, of course. Ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Saudi Arabia, kasi mga ang una ay walang iba kundi yung capital city ng Saudi, walang iba kundi yung Riyadh. Okay? Kung saan ang Mecca at saka ang Medina ang pang-apat at ikalimang pinakamalaking lungsod sa bansa ng Saudi Arabia. So ang Hijaz ay ang pinaka cosmopolitan, kumbaga, pinaka cosmopolitan na rehiyon ng Arabian Peninsula. Yan po yung tinatawag na Hijaz. Pinakasikat yan. Sa lahat ng mga region, mga kapatid, eh, walang iba kundi ang Hijaz. Kasi siyempre, diyan Biography of Rasulullah, diyan umiikot sa Medina, sa tinatawag na Makkah at iba pa. Kaya naman bilang rulership in tinatawag na Hijaz, pinamahalaan ni Ismail alayhi salam, alam natin kung ating babalikan yung history, pinamahalaan ni Propeta Ismail alayhi salam ang pangasiwa at pamumuno sa tinatawag na Makkah. Okay? So makikita natin sa mapa nito sa kabilang ano, mga kapatid, yan Shubatul Jaziratul Arabiya wal Khalij, yan po yan sa unang bahagi, yan po yung Dawliyatul Ihsa Shi'iyah, ito sa may orange na bahagi, yan po yung maraming Shia dyan, kasi bakit? Kasi katabi nun ay walang iba kundi ay Iran, Persian. So talagang walang duda na marami ang impluensya ng tinatawag na Shia sa Kuwait, sa Bahrain, ayan po. At maging sa Dubai, of course, sa Abu Dhabi, sa Oman, siyan po dyan, marami po ang laganap po yung Shia dyan. Sobrang laganap yung, kasi mga taga-Kuwait dito, no? At saka sa taga-mga Bahrain, alam nila yan, yung mga Shia dyan. At yung mga Shia kasi maraming mga firak, maraming mga, sabihin natin, maraming mga ano din, mga branch, kumbaga, ang Shia, may Zaydiya, Fatimiya, at iba pa, Ismailiya. At itong number 2, pangalawa, which is bahagi niyan, ito po ay Dawlatul Najd as-Sunniyah. Ito po yung Najd, okay, which is sakop ng Najd na kung saan mga sunna. At ganyan dito mga sunna po ito, higit lalo dito sa bandang tinatawag na Hijaz. Okay? Of course, ayun ang sabi natin kanina, pinamahalaan at pinangasiwaan ni Ismail alayhi salam ang pamumuno sa Makkah sa buong buhay niya. Sa buong buhay niya. Na kung saan mga kapatid, hanggang sa namatay siya sa edad na 137 years old. So namatay si Propeta Ismail ayon sa tinatawag na tarikh at Tabari. At mga sa Genesis, no, ay nabanggit yan, siya po ay namatay sa edad na 137 years old. Mga buhay noon, ang haba-haba, no? Pagkatapos ay pinamahalaan ang Makkah ng dalawa sa mga anak niya na si Nabit. Si Nabit o kaya Nabayot. Okay? Si Nabayot o kaya si Nabit, pagkatapos ay si Qidar.
So sinabit, alam natin, sinabit at sa kasikidar bilang ano, no, pagbabalik tanaw mula sa 12 sons ni Prophet Ismail alayhi salam, mula sa asawa niya na anak ni Mudada. Anak ni Mudada. Si Mudada, alam natin, ay mula sa mga chieftain, ika nga nang sabihin natin ng tribo ng Jurhum, no? Na kung saan sinabit o kaya Anbayut, okay? Nabayut. Sinabayut yung Nabayut at saka sinabit at saka Sigidar, na kung saan sila lamang ang natitira sa Makka. Kasi out of 12 sons of the Prophet Ismail, siya lang po, itong dalawa lang po na ito, sinabit at saka si tinatawag na Qidar. Okay, ang natitira sa Makka at ang ibang mga tribu gaya ng Adbail at saka ng Mibsham at saka tribu ng Mishma at saka ng Duma at saka ng Misha, Hudud at saka ng Yitzma, Yatur, Nafis o Kid at saka Kidman ay nagsilikasan. Ito yung mga pangalan ng mga natitirang anak ni Prophet Ismail alayhi salam. Diba? So sila ay nagsilikasan sa iba't ibang lugar ng kapuluan at kalaunan ay lumikas ang nabit na tribo papuntang hilaga ng Hijaz at pagkatapos ay ginawa nila ang puok na Petra. Kung ating babalikan yung history, no? Ginawa nila yung Petra yung sa may Jordan banda bilang capital city nila. Eh, subalit ang Qidar tribe ay nanatili sa Makka hanggang sa lubos dito ang Adnaniya. Hanggang sa tinatawag na ano dito, yung tinatawag lumabas yung tinatawag na Adnaniya. So yun po yung ano dyan. So na kung kaya, yun nga, sa madaling salita ay ang namahala sa Makka noon ay walang iba kundi ang dalawang anak ni Prophet Ismail na walang iba kundi si Qidar at saka sinabit. At sinasabing si Qidar muna bago sinabit according to the history. Sabi ng iba na ang nauna sinabit muna bago si Qidar. May mga nagsabi na si Qidar muna bago sinabit. Alakulihal lang mahalaga silang dalawa. Pagkatapos nila ay pinamahalaan ang Makka ng kanilang lulo na si Mudad bin Amar al-Jurhumi. Okay? Mudad bin Amar al-Jurhumi. Siya po yung leader ng tribu ng Jurhum na tatay ng pangalawang asawa ni Ismail. Sino po yan? Si Mudad. Si Mudad bin Amar al-Jurhumi. Okay? Kaya nalipat ang pamamahala sa Makka sa tribu ng Jurhum. So yung nakatira nung lumipat ika nga from Nabit to Qidar, tapos nag-transfer yung pamamahala sa tribu ng tinatawag na Jurhum. At pinanatili ang pamamahala sa kanilang kamay. Noon, ang mga anak ni Ismail ay mataas na nirespeto, kumbaga, at iginagalang ng mga tao. Bakit? Sapagkat ang kanilang ama ang nagtayo ng Kaaba. Historically speaking, kumbaga. Subalit wala silang anumang posisyon sa pamamahala. Sikat lamang sila, iginagalang, sila ay nirespeto. Subalit wala silang tinatawag na posisyon. Diba? Iba kasi yung sikat ka dahil sa nirespeto ka, dahil sa iginagalang ka, dahil ikaw ay mayroong posisyon. Pero sila, itong mga ito, yung mga anak ni Prophet Ismail alayhi salam, ay dahil lamang doon sa history, kumbaga nila, ng kanilang ama na walang iba kundi si Ismail alayhi salam, kaya sila ay ginagalang. Okay, but tinatanaw pa rin. Pero nga, wala silang authority. Wala silang authority. Wala silang tinatawag na position pagdating sa tinatawag na pamamahala. Okay, so dumaan ang mahabang panahon at mga araw haba ang kalagayan ng mga anak ni Prophet Ismail ay unti-unting bumababa at nalilimutan. Unti-unti silang tinatawa naglalaho, di ba? Hanggang sa humina ang kalagay ng tribu ng Jurhum bago magsimula ang malawakang pananakop ni Bukhtanasar. Okay? Bago sabi natin magsimula ang yung bang talagang napakalawak na pananakop nitong si Bukhtanasar. So nagsimula naman ang pampulitikang pamamayagpag ni Adnan sa Makka sa mahabang iyon, sa tinatawag na sa panahong iyon. At bilang patunay na noong unang pagkakataon na digmain ni Bukhtanasar ang mga Arabo sa that Irq. Ang that Irq, mga kapatid, ito po ay part o bahagi ng ng Taif region, okay? Na kung saan ay isa sa mga, kung di ako nagkamali, yung that Irq ay isa sa mga miqat al-makaniya. Isa station kapag nagsagawa ka ng umrah o kaya ng hajj ay dadaan ka ng that Irq kapag nanggaling ka ng Iraq.
Okay, dadaan sa may banda ng Taif. Subalit ngayon, parang nawala na siya. Actually, nabisita ko yung lugar na yan. Hindi na nga siya pinupuntahan ng mga tao at hindi na siya dinadaanan ng mga tao. Dahil meron na ngayong bagong mikat ang Taif, kagaya halimbawa ng Sil al-Kabir at maging dyan sa Wadi al-Muhrim, dyan mismo sa Al-Hada. Subalit, ito yung pinakanaunang mikat ng mga taga-Taif o kaya sa mga dumadaan dito na galing ng Iraq at iba pa, ay dadaan sila ng Dhat Irq. At dito naganap nga yung malaking digmaan na ginawa ni Bukhtanasar, na kung kaya sa panahong yaon, yung pagkakataon na yaon, makanundigmain sila ni Bukhtanasar doon sa may part ng Dhat Irq, ang leader ng mga Arabo noon ay hindi nagmula sa tribu ng Jurhum, bagkus ito ay nagmula sa tribu ng Adnaniya. Mula sa tribu ng tinatawag na Adnaniya. Alam natin, kaysa yung mga ibig sabihin, yung mga Adnan ay bahagi yan. Ito dito nagmula. Ika nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito nagmula yung pinanggalingan, ika nga ni Lahi ni Propeta sallam, na mula kay Prophet Ismail alaihi salam. Kasi ang Jurhum, siyan po ay mga sabihin natin, mga ibang lahi kumbaga. Hindi kabilang sa sabihin natin ta angka ng Adnan. Bagkus ang Jurhum ay kabilang sa angka ng tinatawag na Kahtan. Sa ikalawang pagsalakay ni Bukhtanasar noong 587 Christ era, gayunpaman ang Banu Adnan ay nagkawatak-watak sa Yemen. Nagkawatak-watak sa tinatawag na Yemen. Habang ang mga Israelites naman ay nagpahayag na si Propeta Burmiya. Si Propeta, mayroong propeta ng mga Israelita na kung saan tinatawag na Burmiya. Ayan po si Burmiya. Hindi yan si Burma, ha? Kundi Burmiya, ay tumakas patungong Syria mula sa Harran kasama si Ma'ad. So ang Harran ay bahagi ng Mesopotamia. Okay? At doon isa sa mga lugar na naglakbay, no, dinaanan ni Prophet Ibrahim alayhi salam, yung from Ur. Okay, saan ba 'yun? Tinatawag na sabihin natin Ur, mula sa Ur papunta ng Babylon, then papunta ng Harran, then papunta ng Aleppo sa Syria, then papunta ng Jerusalem sa Hebron, papunta ng Hijaz. So parang yun, pa-curve yung ano, yung sabihin natin yung paglalakbay ni Prophet Ibrahim alayhi salam. Na kung kaya mga kapatid, itong Burmiya na ito ay tumakas patungong Syria mula sa Harran kasama si Ma'ad. Okay, kasama si tinatawag na Ma'ad. Okay, by the way, si Adnan, alam natin na si Adnan ang pang 21st ikanga o 2021 na tanikala ng mga ninuno na pinagmula ng lipi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sila ay lumikas tungong Yemen at doon sila nagkawatak-watak hanggang sa napadbad sa ilang bahagi ng Mesopotamia doon sa tinatawag na Iraq. Okay? At si Ma'ad naman, na kung saan kasamang tumakas itong si Burmiya, si Ma'ad ay anak ni Adnan. Okay? Isa sa mga anak ni Adnan na anak ni Qidar na kung saan mula kay Ma'ad ay nakilala ang tribo ng Adnaniya. So dito mga kapatid, dito nagsimula ang tribo ng Adnaniya sa tinatawag kay Ma'ad. At kabilang sa anak niya ay si Nizar. Nizar at nagmula rito ang lineage ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mahalaga itong si Burmiya ay tumakas patungong Syria mula sa tinatawag na Harran. Mula sa Harran kasama si Ma'ad. Ngunit nang humina ang panggigipit ng Bukhtanasar, bumalik si Ma'ad sa Makkah, subalit wala siyang nadatnan mula sa tribu ng Jurhum. Wala siyang nadatnan mula sa tribu ng Jurhum maliban kay Jurshum bin Julhama. So itong si Jurshum bin Julhama mga kapatid, yan. Okay? Na napangasawa naman niya ang isa sa mga anak niyang babae na si Mu'ana. So ibig sabihin itong si Ma'ad ang parang nagiging tinatawag na father-in-law. Ustad? Yes. Wala po bang anong tawag diyan? Presentation? Meron po. Oh. Meron po. Well, hindi naman siya lumilipat. Page 201 lang po ba? Oh, wala pa tayo. Diyan pa lang tayo sa diyan pa tayo sa 201. Okay po. Oh. Ipatapos. Ipatapos po. Naka-highlight si mga pangalan diyan, yung mga mahalagang mga tao diyan. Okay? Simple yung mga kapatid na yun nga, so itong si Jurshum bin Julhama, no? Mayroon siyang anak na babae at yun ang naging asawa ni Ma'ad. Yun yung naging asawa ni
Ma'ad, na napangasawa naman niya ang isa sa mga anak niyang babae na walang iba kundi ay si Mu'ana. So si Mu'ana, hindi si Mu'ana, siguro diyan kinuha yung concept na Mu'ana, no? Sa Mu'ana na yan. Okay. So anyway, nagdudugtong-dugtong na. Okay? Si Mu'ana, nang maglaon, nagkaroon siya ng isang anak na lalaki na nagngangalang Nizar. So yan, ibig sabihin, yan, si Ma'ad, kaya makikita natin sa, ano ni Professor Lam, no, yung lineage ni Professor Lam mula kay Adnan, di ba? Then kay, yun nga, kay, sabi natin kay Ma'ad, tapos yun, tapos kay Mu'ad, kay Nizar. So yan, si Nizar ay mula sa mga kalululuhan ni Professor Lam. Diyan pala, nagmula yung si Nizar na ito mula kay ano po, kay Mu'ana, na kung saan ay asawa ni Ma'ad, na si Ma'ad naman asawa ay walang iba kundi ay naggaling sa lahi ni Adnan. Okay, so yun, ya, nagkadugtong-dugtong na yung mga sabihin natin, yung ating mga nakuhang mga angkan, kumbaga. At pagkatapos, mga kapatid, dahil sa mahirap, no, na kalagayan ng pamumuhay at kahirapan na laganap sa Makkah, ang tribu ni Jurhum ay nagsimulang tratuhin ang mga bisita sa Kaaba nang hindi maganda at kinuha ang mga pondo na para sana sa pondo ng Kaaba sa pamamagitan ng puwersa. So siyempre, alam natin, talagang kaakibat ng kahirapan talaga kapag lalo pang walang takot sa Diyos. Diba? Walang takot sa ano ba? Walang takot sa tinatawag na Panginoon, kumbaga, ay walang duda ay talaga makagagawa ng bagay na kung saan ay di maganda. Okay? Di maganda, mga kapatid. Diba? Kaya naman, maaring umantong sa pang-aalipusta, pang-iimbargo ng di makatarungan, at iba pa. Kaya nangyayari dyan, dahil nga sa lumaganap yung kahirapan sa Makka, yung tribo ng Jurhum ay nagsimulang gumawa ng mga di makatarungan. Diba? Nagsimulang tratuhin ang mga bisita sa Kaaba na hindi maganda, di makatarungan, at kinuha mga pundo na para sana sa pundo ng Kaaba sa pamamagitan ng puwersa. Diba? At yan ang kanyang ginawa talaga, diba? Para lang maibsan yung kahirapan. So ito ay pumukaw ng sama ng loob at pagkamuhi ng mga Adnaniya, which is yung mga anak ni Bakar bin Abdumanaf bin Kinana. So kasi malaking tribo itong Adnaniya. At yun nga, ang Adnanite tribes ay nakilala mula sa tinataw na kay Ma'ad. Okay, na nag-asawa ni Mu'ana. Naasawa ni Mu'ana. Doon lumabas si Nizar. So itong mga Adnaniya, specifically yung mga tribu ni Bakar bin Abdumanaf bin Kinana, ay talagang sabihin natin hindi nagustuhan yung ginawa ng mga Jurhum. Diba? Na pang-iimbargo at saka puwersahan yung pagkuha ng mga pondo at iba pa. Diba? At actually sa panahon ngayon, sa mga iba't ibang, maging sa Pilipinas, diba? Yung mga pundo ng bayan, kaba ng bayan, ay mga kurakot, diba? Yung mga nasa official, di man lahat, pero yung mga ibang mga official, ay ganun talaga, ganun talaga. Ibig sabihin, ever since the world began, ito na talaga yung kalakaran. Diba? Subhanallah. Kahit nang bumaba si Khuza'a, dumating si Khuza'a sa kalapit na lugar na tinatawag na Mar al-Dhahran, at nakita niya ang paglayo ng mga damdamin ng mga Adnaniya mula sa mga Jurhum, ay sinamantalan niya ito at tinulungan niya ang mga ito na digmain ang tribu ng Jurhum hanggang sa maitabo nila ang mga ito mula sa Makkah. By the way, si Khuza'a, siya ay kilala bilang Haritha bin Amr. Haritha bin Amr. Ito ay isa sa mga kilalang mga tribu, mga kapatid, na once ika nga in a lifetime, na mahala din sa Makkah. Okay? Subalit matutunghaya natin kung paano pinaalis din at tinalo ng Khuza'a, tinalo yung Khuza'a ng mga, sabi natin, ng Banu Qusay. Diba? Mamaya matutunghaya natin yan. Ang mahalaga, dumating itong si Khuza'a na kung saan ay naging tribe na, yung malaking tribe, kasi si Khuza'a ay siya ay si Haritha bin Amr mula sa tribu ng Al-Azad na nanggaling sa Yemen. Okay, nanggaling sa Yemen. So, ibig sabihin, si Khuza'a ay mula sa tanataw na Kahtan tribes. Mula sa Kahtan tribes, you know? So, yun nga, nung dumating nga siya doon sa part ng Mar al-Dhahran, yun nga, nakita niya yung mga panghihimugto at saka napagsisimangot at kung ano-ano yung mga sinasabi ng mga tao, okay, mula sa mga Adnaniya, laban sa mga Jurhum, dahil nga sa, bakit? Dahil nga sa hindi maganda yung trato ng Jurhum doon sa mga, sabihin natin, bumibisita doon sa Makkah, at siya pinupuwersa niya yung mga
anong tao doon, at the same time ay kinukuha yung mga pwede ng pursahan, di ba, na kung saan para sana sa Kaaba. So ito yung nakitang pagkakataon ni Khuzaa na it's a chance, kumbaga, na lupigin itong si Zurhum. Kasi bakit? Yung damdamin ng mga galit sa kanya ay papanig sa kanya. Siyempre, walang duda. So ganun talaga yung mga ano ba, mga war strategy ba. O, kung saan pag yung kalaban mo halimbawa ay may mga taong galit doon, doon ka talaga pupunta may mga galit. At until now, 'di ba, yung war of politics at iba pa. Kung galit ka doon sa tao para lang masira, pupunta ka doon, mga ganun susulat, iba pa. Pero yun yung nakitang pagkakataon hanggang sa maitabo nila nga ito mula sa tinatawag na Makka. Kahit ang pamamahala ay iniwan kay Khuzaa noong kalagitnaan ng ikalawang siglo Christ era. Nang lisanin ng Jurhum ang Makka, tinabunan ng Jurhum ang balon ng Zamzam. So sino nagtabo ng ano, sino nagtabo ng tinatawag na anong ng Zamzam? Si yung ano ng Jurhum, yung tribo ng tinatawag na Jurhum. So tinabunan na ito, itong balon ng Zamzam, pinatag itong lugar na ito. Okay, pinatag ang lugar nito at inilibing ang napakaraming bagay dito. Napakaraming bagay ang inilibing ng mga sabihin natin ng tawag dyan ng mga Jurhum. Kasi nga nung hindi na pwede madala. Kasi kung daladala nila yon, daladala nila ngayon, so makukuha din. Kaya naman parang hindi mapakinabangan ng mga Khuzaa, pati yung mga sabihin natin mga Adnanites, ng mga ibang tribo ng mga Adnaniya, ay ilibing na lamang. Kasi kung baka sakali makabalik pa sila at may at least meron silang hukayin muli, 'di ba? So yun nga ang nangyari. Yun ang historical ano ng Zamzam. 'Di ba? Kasi yan ay nangyari pa ay pumulwak pa yan sa panahon ni Prophet Ismail alayhi salam, 'di ba? Ayun naman mga kapatid, yun tinabunan, pinatag at hindi lamang yung Zamzam kundi yung mga ibang bagay na napakarami doon sa balon na yaon. Ayon kay Ibn Ishaq, isa sa mga historia na kilala, si Amr bin Al-Harith bin Mudad Al-Jurhumi, okay? Ito ay hindi si Mudad, ah. Hindi ito si tinatawag na Mudad na Al-Jurhumi Al-Akbar na nabanggit natin sa kwento ni Prophet Ismail na naging ano, biyanan kumbaga ni Prophet Ismail alayhi salam. Hindi 'yon, kundi si Amr bin Al-Harith bin Mudad Al-Jurhumi, isang tao ito, is another character kumbaga, mula pa rin sa tribu ng Jurhumi, ay lumabas at kanyang ibinaon ang dalawang gintong usah na dating nasa Kaaba. Okay? Ibig sabihin, itong mayroon siyang golden deer andoon na nandoon sa Kaaba at kinuha niya, lumabas siya at tapos kinuha. Sino 'yon? Si Amr bin Al-Harith bin Mudad Al-Jurhumi. So yun yung taong yaon mga kapal sa panampalatang yan. Yan siya. So pagkatapos noon, yun nga, lumabas siya at kanyang ibinaon ang dalawang gintong usa na dating nasa Kaaba kasama ang Hajar al-Aswad. So pati yung Blackstone ay talagang tinabunan, kumbaga, tinabunan niya kasama doon sa Zamzam, sa balon ng tinatawag na Zamzam. Matapos itong mabuklod, siya at ang mga kasama niya ay tumakas patungong tinatawag na Yemen. So back to Yemen sila. Nalungkot sila ng matinding pagkalungkot ng kanilang lisanin at iwanan ng Makka at ang pamumuno nila rito. Nagdi makatarungan kayo eh. Kaya naman talagang kailangan kayong sugpuin. Kaya sila'y nasugpo, subalit yun nga ay nanghinayang sila sa bagay na yaon. Okay? Kasi bakit mga kapatid? Kasi noon bakit mayroong mga golden deer? Okay, at iba pa dyan sa tinatawag na Kaaba. Kasi ang Persia noon kasi ay nagriregalo sa Kaaba ng mga kayamanan noong unang panahon at mga alahas. At noon si Sasan bin Babak ay from Persia, mayroong taong na pinangalan Sasan bin Babak. Sasan bin Babak ay nagregalo ng dalawang gintong usa, mga alahas, mga espada, mga swords, mga dagger, at marami yung ginto, subalit ibinaon niyo ni Amr sa balon ng Zamzam. So lahat ng yaon ibinaon ni Amr bin Al-Harith bin Mudad Al-Jurhumi. Okay, yung mga dalawang gintong usa yon. Tapos mga daggers at mga swords at mga gold pa, 'di ba? Kaya siguro yung hinukay yung ano no, yung hinukay yung Zamzam ng unat unang hukay dito. Ang dami siguro nakitang gold. 'Di ba? Sana all. So yung po mga kapatid. Ha? Saan kaya yung gold? Tanungin natin yung... Sino? Tanungin natin yung kahari. Hihihi ako. So actually... kasi sa panahon kasi ni ano, nung hinukay ulit ni, ng lulo ni Professor na walang iba kung si Abdul Muttalib, yung Zamzam,
matutunghayan natin yan kung mayroon bang siyang nakuhang gold doon. Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, baka mayroon pang nakabaon dyan kahit kukunti. Diba? Sana makita, makakita, sana makita ng mga Pilipino. Hindi pwede pa. Ustad, malaban nandiyan sa mga. Ustad, mabubay ka na. Wala nang ano. Actually, ngayon, very secure na yung Zamzam ngayon. Hindi ka pwedeng basa-basa makakapasok. Kahit pa yung mga natatrabaho doon, hindi basa-basa nakakapasok. Dahil may mga authorized personnel lamang yung tanging nakakapasok doon for ano ba, checking yung mga ano, mga sabi nating mga maintenance at iba pa. So yung mga kapal sa panampalatang Islam, na kung kaya ang panahon ni Ismail alayhi salam, no, ay tinatansyang tumagal ng 20 siglo, which is before Christ, no, nangangahulugan ito na ang Jurhum ay nanatili sa Makkah sa loob ng 21 siglo. At ang pamamahala nila sa Makkah ay tinatansyang 20 siglo. Pero mo, ganun ka laki ng panahon ng pamamahala ng Jurhum, kumbaga, sa lugar ng Makkah, mga kapatid. Ever since, ika nga nandun pa si Prophet Ismail, kasi ang kauna-unang tao dyan ay walang iba kundi si Prophet Ismail at saka ang kanyang ina na tumira dyan sa Makkah mismo, na walang iba kundi si Hagar. Nang magapi ang tribo ng Jurhum, ay nangibabaw sa panunungkulan ang tribo ng Khuza'ah. Okay? So, di ba yung si Khuza'ah, na kung saan si Haritha bin Amr, siya ay si tinatawag na Khuza'ah, di ba? Sa naging tribu siya, naging tribu na siya dahil sa, mashallah, lumawak ang kanyang nasasakupan, di ba? So, nanungkulan itong Khuza'ah, itong tribe ng Khuza'ah, liban kay Banu Bakar, liban sa tinatawag na tribu ng Banu Bakar. Kasi ang Banu Bakar ay mula sa mga tinatawag na Adnanite tribes. Kaya parang wala, chapwera na, pero hindi naman pinagkaitan ng mga iba't ibang pribilehiyo. Ganun pa man ay sabi natin mas nakakaangat itong mga Banu Khuza'ah. Kati itong si Khuza'ah ay mula sa tribu ng Azad na from Al-Kahtan, galing sa tinatawag na Yemen. So at ang mga tribu ng Mudar ay nagtamasa ng 3 pribilehiyo. So, ito yung tinatawag na Mudar ay mula sa sabihin nating tribe, ika nga, na pinanggalingan, kumbaga, na lineage na pinanggalingan kung saan pinanggaling ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, bukod sa Quraysh, of course. Okay, ano yung mga pribilehiyong sabihin natin ng Banu Mudar, ika nga mga kapatid? So, narito pa yung mga pribilehiyo habang sila ay nasa Makkah. Okay? So, yun nga, una, na ibinigay na pribilehiyo sa kanila ay pinangunahan at iginabay, no? Pinangunahan at iginagabay nila ang mga pilgrims mula sa Arafat hanggang sa Muzdalifah. Hanggang sa tinatawag na Muzdalifah. Alam natin yung Arafat saka Muzdalifah. Ba ito yung Muzdalifah, ito yung pagitan ng Arafat at saka ng tinatawag na Mina. So ang naggagabay sa kanila ay walang iba kundi itong mga Banu Mudar. Okay, Banu Mudar. Okay? Hanggang sa Mina. Arafat, Muzdalifah to Mina. Gayun din ang mga ritual na ginagawa sa Mina sa araw ng pagsasakripisyo, sa araw ng sacrificing, kumbaga, at walang iba kundi yung Yawmul Eid. At ito ay nasa pangangalaga ng Banu Al-Ghawth bin Murrah. Mula sa mga kaapu-apuhan ni Ilyas bin Mudar. Si Ilyas bin Mudar, alam natin, ay mula sa mga ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? At ito ay nasa pangangalaga ng Banu Al-Ghawth bin Murrah, yung pribilehiyo na ito, yung mga nag-aakay, nag-guide sa mga haji from Arafat to Muzdalifah, from Muzdalifah to Mina. Okay? At gayon din yung mga ritual na ginagawa nila sacrificing days doon sa tinatawag na Mina. So ang nangangalaga nito ay ang Banu Al-Ghawth bin Murrah. Mula sa kaapu-apuhan ni Ilyas bin Mudar na tinaguri ang Sufa. Tinaguri ang tinatawag na Sufa. So, pag tinanong kayo, sino ang Sufa? Sino-sino ito mga Sufa? Ito yung mga kaapu-apuhan ni Ilyas bin Mudar. Okay? So, ang pribilehiyong ito ay nangangahulugan na noon ang lahat ng pilgrimage, ang lahat ng mga haji ay hindi pinahihintulutan na magbato sa haligi ng Al-Aqaba. At alam natin ang Al-Aqaba, yun yung tatlong akaba dyan sa Jamarat. Jamarat Sugra, Jamarat Uqba, at saka Jamarat Al-Wusta. Jamarat Wusta, Jamarat Al-Uqba. Okay? Ang Al-Aqaba, yun ang pinakamalaking Jamarat.
Okay? Na kung saan ay hindi pinahihintulutan ng magbato sa haligi ng Al-Aqaba hanggang sa may magbato muna na isang tao mula sa grupo ng Sufa, na kung saan ito yung kaapu-apuhan ni Ilyas bin Mudar, at pagkatapos ng mga tao sa pagbato kung nais nilang lisanin na ang Mina, ang grupo ng Sufa ay tatayo sa gilid ng Al-Aqaba at walang maaaring dumaan sa lugar na iyon hanggang sa ang grupo ng Sufa ay makaraan. Talagang sila dapat yung mauna. Pagkatapos ay iiwan nila ang daan para sa mga tao. Diba? Pagkatapos silang dumaan. Diba? Parang ngayon ba? Pag halimbawa yung mga hari, pag dadaan halimbawa sa kahit dito pa sa Makkah, sa during the Hajj, isasantabi muna lahat, kailangan dadaan muna yung mga hari, yung mga namumuno, diba yung mga, sabi ng mga royal family. After makadaan sila, bibigyan ng daan yung mga tao. Ibig sabi, noong unang panahon pa yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At saka din may isip natin dito, no, na yung pagbato pala, ng pagpukol ng dalawang jamarat na yan, practices na po iyan ever since. At ang una nag-practice niya, walang iba kundi si Propeta Ibrahim alayhi salam. Siya yung kauna-una, ha, na nagpukol, ika nga, dahil doon pinukol niya si Shaitan. Kaya yun nga, sa makakita nga sa panahon ng Hajj, yung mga mangmang, akala nila yung jamarat dyan ay Shaitan. Kaya nung lumaki yung jamarat, sinasabi nila, ala, lumaki si Shaitan. Di ba? Kaya ang tingin nila Shaitan, kaya lahat payong, chinilas, di ba? Pati sira-sirang cellphone, ibabato doon. Kasi ang turin nila doon sa malaking ano na yung post, pader na yun, ay Shaitan. Di ba? Subhanallah. Kaya naging gawain nila, naging Shaitan na rin yung gawain nila. Ayun, subhanallah. So yung mga kapatid, so, I mean, practices na pala yan ng mga sinauna, kahit pang sa kapanahon ng kamangmangan. At yun mga kapatid, pagkatapos noon ay nang mamatay ang lahat ng grupo ng Sufa, sino yon, yung mga kaapo-apuhan ni Ilyas bin Mudar, ay minana ng Banu Sa'ad bin Zaid Banat. Itong pribilehyo na ito, yung nga sinasabi natin, paggagabay ika nga sa mga haji, sa Arafah, Muzdalifah, Mina, tapos sa mga ritual na ginagawa doon sa during sacrifice day at doon sa tinatawag ng Al-Aqaba. So ang nagmana nito ay walang iba kundi si ang Banu Sa'ad bin Zaid Manat. Okay, Banu Sa'ad bin Zaid bin Zaid Manat, mula sa tribu ng Tamim, ang pangangalaga at responsibility sa bagay na ito. Okay? So walang doon din, Tamim ay bahagi pa rin, tribu pa rin ng mga Arab. Kanila pa rin mga lahi, kumbaga, mga malayong lahi. So pangalawa na mga pribilehiyo mga kapatid niya, binigay kay Mudar, ayan po, sa tribu ni tinatawag na Mudar, na kung saan dito nang galing po, no, si Ilyas, na anak ni Mudar, ayan po, na kung saan ay nanggaling sa dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kabilang sa tinatawag na pribilehiyo, yung tinatawag na al-ifada. So al-ifada, ang ano ang ibig sabihin ng al-ifada? Ang al-ifada, ito po yung pag-alis patungong Mina pagkatapos ng Muzdalifah sa umaga ng araw ng sakripisyo, at ito ay responsibilidad ng Banu Adwan. Banu Adwan ay mula sa sabi nating ano, yung mga parang pang pagkatapos kasi nung nawala yung Sufa, 'di ba? Medyo yung mga trabaho kumbaga ay may nakatalaga na sa mga bawat tribes, 'di ba? So sa mga ano naman yung mga pag-alis ng mga pilgrimage patungo Mina pagkatapos ng Muzdalifah sa unang araw ng umaga ng sacrifice day, yung paggaling tayo ng Muzdalifah, kailangan natin magsala ng ano doon, magsala ng fajar. Pagkatapos noon, saka tayo tilisan, kumbaga, lalupad doon sa mga naglalakad. Pero sa mga mahihina, Islamically speaking, nakalagay sa Kutubul Fiqh, na pwede silang tinatawag na umalis na before ng Fajar. Dahil sa may kadahilanan. Pero noon, sa kapanahon na noon, na ang paalis patungo Mina pagkatapos ng Muzdalifah, sa umaga ng araw ng sakripisyo, which is tinatawag na Yawmul Eid. At ito ay responsibilidad ng Banu Adwan. Okay? Yung i-guide sila, yung mga haji doon, so yung mga Banu Adwan po yung nakatoka doon. At of course, yung pangatlo naman, ang pagpapaliban ng sagradong mga buwan. At ito ang responsibilidad ng Banu Tamim bin Adi mula sa Banu Kinana. Sa lahat ng mga ito ay mga tribu, kumbaga, na kilalang tribu na pinanggalingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ang mga sub-tribes, kumbaga. So, yung mga pagpapaliban ng sagradong buwan, na kung saan kasi dati ay uso yung mga labanan sa bawat tribo. At kapag dumating na yung mga sacred months, kagaya ng Rajab, kagaya halimbawa ng Dhul-Qa'dah, okay? At iba pa ng mga buwan,
ay itinitigil nila yung labanan, ceasefire muna, kasi kinikilala nila yung mga buwan na ito isang sagrado at hindi pwedeng magdanmak ng dugo. At respeto nila yon. Panahon pa na yun ng mga Arabo pa noong unang panahon. Kaya naman, ang responsibilidad dito ay ang Banu Tamim bin Adi mula sa Banu Kinana. Okay, yung mga pagpapaliban ng sagradong buwan. Ika nga, ibig sabihin, pinapaliban yung labanan sa sagradong buwan. So, ang pamamahala ng Khuza'a sa Makkah ay tumagal ng 300 taon. 300 years, mga kapatid. Mashallah, tabarakallah. Diba? 300 years yung haba ng pangangasiwa ng mga Banu Khuza'a diyan sa Makkah, kung saan ang Adnaniya ay lumaganap sa buong Najd. Kaya mga Adnaniya naman ay lumaganap sa tanataw na buong Najd. Kasi hindi wala silang wala kasi diyan sa Makkah kasi noon yung mga Adnaniya, yung mga kasi nagsikalat yung Adnaniya, mayroong natitira sa Makkah, may natitira papuntang Yemen, papuntang Najd, papunta ng part ng border ng tinatawag na sabihin natin ng Iraq at saka ng Syria, 'di ba? So nagsikalat ito mga Adnani tribes. Subalit may mga yung mga part ng Adnani na din sa Makkah ay although ay yun nga sabi natin kanina na kinikilala sila ng respeto dahil nga Prophet Ismail alayhi salam. Subalit wala talaga silang tinatawag na authority. Wala silang power kumbaga at sa, lalo pa dumating na yung Khuza'a, Banu Khuza'a ay wala silang tinatawag na power, mga kapatid. Okay, under sila ng tribe ng Khuza'a. At ang Khuza'a mula sa tribu ng sabi natin ng Kahtan. So yung mga kapatid, yun nga, at yung pamamahala ng Khuza'a sa Makkah ay tumagal, no, 300 years, kung saan ang Adnaniya ay lumaganap sa buong Najd at sa mga panig ng Bahrain, panig ng tinatawag na Iraq, di ba? Habang ang maliliit na sangay ng Quraysh ay nanatili sa mga gilid ng tinatawag na Makkah. Kasi ang Quraysh ay mula sa tribu ng Adnaniya. Okay? So malakihang tribe yung tinatawag, malakihang angkan yan, yung Adnani. Tapos sa angka na ito ay may mga sub-tribes. At isa na rito yung tinatawag na Quraysh. Sila ay halul, ayun nga, sila ay ang halul. Yan po yan. So dun sa mga gilid ng mga Makkah, nandito yung tinatawag na mga sub-tribes ng Quraysh na walang iba kundi ang halul. Okay? Ang tinatawag na, sabihin natin, al-halul. Ayan po. Al-halul. Ayan, si halul. At saka nandyan yung harim. At mga bahayan na magkakahiwalay sa kanilang lipi mula sa Banu Kinana. Mula sa tinatawag na Banu Kinana. So, nandun sila sa mga gilid-gilid ng kaba. Wala sila sa sentro, kumbaga nasa mga gilid-gilid, kumbaga, ng sabihin natin ng mga Makkah, sa mga bundok-bundok na yung disyerto. So, wala silang natamo na mga pribilehiyo sa Makkah o sa sagradong tahanan or kaba hanggang sa lumitaw si Qusay bin Kilab. So, ito na ngayon, itong umusbong na si Qusay bin Kilab. So, matutunghayan natin, mga kapatid, yung paglitaw ni Qusay bin Kilab. At the same time, si Qusay bin Kilab, mga kapatid, ay siya yung, nagkamali, pang-anim na lulo ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi masalam. No? So, lumitaw si Qusay bin Kilab. Kaya nga dyan, actually, si Qusay bin Kilab, yan nagsimula ang tinatawag na sabihin natin na Quraysh, kumbaga, tribu ng Quraysh. No, which is yung malakihang tribu ng Quraysh. So, bilang pagbabalik alaala sa katauhan ni Qusay, si Qusay bin Kilab ay siya ay si Abduddar. Si Abduddar bin Qusay. Okay? Siya po ay si Abduddar bin Qusay. Okay, Abduddar bin Qusay. No? Kung saan binubuo ni na yung Abduddar bin Qusay, isa ito malaking tribo at ang bumubuo sa tribo na ito ay walang iba kundi si Asad bin Abdul Uzza bin Qusay at maging si Abdumanaf bin Qusay. Ayan, kabilang kasi ang anak niya si Qusay, kasi kabilang sa anak niya si si Asad bin Abdul Uzza at isa sa mga anak niya ay si Abdumanaf. Si Abdumanaf, yun ang pinanggalingan ni Prophet Sallam. Okay? At nahati ang Quraysh sa napakaraming tribo at ang pinaka-popular dito ay ang Jumah, ang Saham, ang Adi, ang Makhzum, ang Taim, ang Zahra at ang mga tribo ni Qusay bin Kilab. Okay, yan po yung tribo ng Quraysh. Okay, yan po yung tribo ng Quraysh ang binubuo ng sabihin natin ng tribo na Jumah, tribo ng Saham, tribo ng Adi, tribo ng Makhzum, tribu ng Taim, tribu ng Zahra at of course ang tribu ni Qusay bin Kilab. So ang Quraysh ay nanatiling watak-watak kung ating babalikan, no, hanggang sa maisagawang ipunin sila ni Qusay bin Kilab at sila ay pinag-isa,
sinikap na iangat ang kanilang karangalan at saka estado. Diba? So ang nag-ipon, kasi nagkawatak-watak yung mga Quraysh, kanya-kanya kumbaga, then nung dumating si Qusay bin Kilab, siya yung tinatawag na naging dahilan upang mag-ipon muli ang tinatawag na tribu ng Quraysh at mag sabi nating sila'y maging iisa kumbaga. Diba? Kaya naman mga kapatid, kung ating babalikan no, pagbabalik tanaw no, kaya sa katauhan ni Qusay, ang ama ni Qusay ay si ano, ay sinasabing namatay noong siya ay sanggol pa. Okay? Siya ay namatay noong sanggol pa sa pangangalaga ng kanyang ina. At ang kanyang ina ay nagpakasal kay Rabi'a bin Haram. Nagpakasal kay Rabi'a bin Haram mula sa tribu ng Banu Udra. Banu Udra. Okay? Tapos ay dinala ni Rabi'a ang mag-ina sa kanyang sariling bayan sa mga hangganan ng Syria. Hangganan ng tinatawag na Syria. Nang naging binata si Qusay, muli siyang bumalik sa Makkah. At ang namamahala doon-noon dito ay si Hulail bin Habsha. Hulail bin Habsha. So that time, si Hulail bin Habsha ang namamahala doon sa Makkah. Siyang namamahala sa Makkah nung dinatnan, kumbaga. Okay? Dinatnan siya ni tinatawag na Qusay bin Kilab nung mulang bumalik siya mula sa Kuzaa. Na, ibig sabihin, itong si Hulail bin Habsha mula sa tribu ng tinatawag na Khuza'a. At alam natin si Khuza'a, si Harith, no? Okay, siya tinatawag na walang iba kundi si Harith. Na kung kaya, at yun nga, sa itong si, nga, that time, sa mga oras ng pagbalik ni Qusay bin Kilab, ang namahala sa Khuza'a, sa tribu ng Khuza'a, ay walang iba kundi si Hulail bin Habsha mula sa Khuza'a, na nagbigay kay Qusay ng kanyang anak na babae na si Hubba. Okay, na si Hubba. So, ibig sabihin, meron na inasawa no, inasawa ni ano ni Hubsa Hubba. Okay, itong si Qusay bin Kilab na kung saan itong si Hubba anak ni Hulail bin Habsha. You know? So pagkamatay ni Hulail, nung namatay na si Hulail, which is yung tribu yung leader ng tribu ng Khuza'a, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Khuza'a at ng Quraysh na nagresulta ng paghawak ni Qusay Qusay sa Makkah at sa pasagradong tahanan. So dito nag-start yung pamumukadgad ni Qusay bin Kilab bilang sabihin natin bilang pinuno ng mga leader ng mga tribu na ito. O kasi nga nung siyempre nung nagkawatak-watak na yung sabihin natin namatay na itong si Hulail, ayun, nangyari na ang napakalaking digmaan sa pagitan ng tribu ng Khuza'a at sa pagitan ng tribu ng tinatawag na Quraysh. Okay. So mayroong sabihin natin mayroong tinatawag na tatlong salaysay na nagbibigay liwanag sa dahilan ng digmaan. Ano ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Quraysh at saka sa pagitan ng sabihin natin Khuza'a? Ano ang kasi may lao? Siyempre, lahat yan, lahat ng mga nangyari may dahilan. Okay? Lalo pat yung mga giyera. Sige, hindi naman siguro makagiyera kung walang dahilan. So, ganun din mga kapatid dito ay may mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga tribu na ito. Itong Quraysh at saka yung tribu ng tinatawag na Khuza'a. Unang dahilan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa impluensya at pagdami ng kanyang mga kaanak-anakan, pagdami ng kanyang ari-arian at kadakilaan ng kanyang karangalan pagkatapos ng kamatayan ni Hulail. Pagkatapos ng kamatayan ni Hulail. Kasi sino si Hulail? Kung babalikan natin, si Hulail ay isa sa mga biyanan. O ibiyanan kumbaga, biyanan ni Qusay bin Kilab na naging asawa niya ang anak niya na walang iba kundi si Hubba. Okay? Si Hubba. So dito nung nga pagkamatapos ng kamatayan ni Hulail, itinuring ni Qusay ang kanyang sarili na mas may karapatan siya kaysa sa mga tribu ng Khuza'a at Bani Bakar na pasanin ang responsibilidad ng pamamahala sa Makkah at pangalaga ng sagradong tahan. Kasi bakit parang sabi niya, kami ay yung lulu namin yung nanggaling dito. Okay, bakit kayo ang namamayagpag dito? Hindi pwede yan. Kasi ang Khuza'a ay mula sa tribu ng Kahatan, samantala ang namamahala doon pa ever since ika nga ng Makkah ay mga Adnaniya, 'di ba? Ang mga tribu ni Adnan, ang mga kaapu-apuhan ni Prophet Ismail alayhi salam. Kaya ang turing niya sa kanya sarili, ako yung may karapatan na mamahala sa Makkah at igit lalo sa sagradong lugar, sa sagradong tahanan na walang iba kundi ang Kaaba. So yun, itinuring niya ang kanyang sarili sa ganung kalagayan mga kapatid. Kaya walang pwede, sabi niya, hindi pwede na silang mamahal yung Khuza'a at saka yung Bani Bakar. Na kung saan, di ba? Kasi Jurhum, walang duda, kasi mga Jurhum ay na at least nagkaroon ng sabihin natin yung anak, kumbaga,
nasa linya ng lahi. Diba? Kasi yung mga jurhum din naman, galing din sa tanatanaw tribo ng Kahtan. Subalit nga, siyempre, nandiyan si Prophet Ismail alayhi salam, siya yung nagiging sabing ugat, kumbaga puno, ika nga ng pamamahala dyan sa tanatawag na Makkah. Na kung kaya, mga kapatid, ay yun nga, sabi niya, napasani, ako'y may karapatan kaysa sa tribo ng Huza at Bani Bakar, napasanin ang responsibilidad ng pamamahala sa Makkah at pangalaga ng sagradong tahanan ng Kaaba. So, ipinagtanggol at itinaguyo din niya ang mga Quraysh. Okay? Na ang mga Quraysh ay ang mga pinuno ng mga inapo ni Prophet Ismail. So, si Qusay bin Kilab, sabi niya, si ang Quraysh ay walang duda. Ay ito ay mula sa mga pinuno na inapuhan ni Ismail alayhi salam. Kaya naman siya ay sumangguni sa mga kalakihan ng Quraysh at kinana na paalisin ang Khuza'ah at Bani Bakar mula sa Makkah at siya ay sinuportahan nga nila. So it's time to shine, kumbaga. Biro mo, dating ito yung mga Khuza'ah, yung history ng Khuza'ah, dating Jurhum, no? Dati sa Makkah sa ang Jurhum. Tapos sinakop ng mga Banu Khuza'ah yung Makkah at nanatili ito sa 300 years ng kanilang pamamahala. Diba? Lumitaw si Qusay para paalisan naman yung Khuza'ah at pumalit, ika nga, at ibalik ang tanatawag na pamamahala sa Makkah ng mga sabihin natin ng mga Adnani. Mashallah, tabarakallah. You know? So yun, mga kapatid, sa pananampalatay Islam, yun nga, sumangguni si Qusay sa mga Quraysh, mga kalalakihan nila, at pasi sa mga kinana, mga tribu ng kinana, na paalisin natin, kinakailangan paalisin natin itong Khuza'ah na ito, yung Bani Bakar na ito. Kasi bakit? Dahil tayo ang dapat, tayo ang mas mayroong karapatan sa pamamahala. For how many years silang namahala, tayo na ngayon ang babawi, kumbaga, sa kanilang pwesto. So pumayag naman itong mga kalakihan ng mga Quraysh, syempre, karangalan sa kanila yon. So pangalawa, mga kapatid, na dahilan, kumbaga, kung bakit na nagkaroon ng napakalaking digmaan sa pagitan ng tribu ng Khuza'ah at saka Bani Bakar, natsuporto nila yung Banu Bakar laban sa tribu ni Qusay bin Kilab na kasama yung mga tribu ng Quraysh at saka ng Banu Kinana. So pangalawa ay inangkin ni Khuza'ah. Okay? Inangkin ni Khuza'ah na hiniling ni Hulail kay Qusay na hawakan ang pangalaga sa Kaaba at pamamahala sa Makkah pagkatapos ng kanyang kamatayan. So itong si Khuza'ah, sabi niya na siya yung in-request niya kay Hulail. Okay? Na hiniling ni Hulail kay Qusay na hawakan ng pangalaga sa Kaaba. So hindi pumayag si Khuza'ah. Okay? Sabi niya, so sabi ni Qusay, ito yung para bagang will of testament ng sabi natin habilin kumbaga ni Hulail, na which is ang biyanan ni Qusay bin Kilab na naging asawa na si Hubba, yung anak ni Hulail, di ba? So habilin niya bago siya umalis, bago siya pumano sa mundo, ako yung dapat na mamahala, ako at hindi kayo, ganun. So syempre ay pumayag ng tribu ng Khuza'ah, di ba? Syempre ano na yun nasa kanila yung napakahabang pamamahala, kumbaga. So bilang tinatawag na pangatlong dahilan na sinasabi ng mga historian, ibinigay ni Hulail ang karapatan ng paglilingkod sa Kaaba sa kanyang anak na si Hubba. At hinirang si Abu Ghubsan al-Khuza'i. Upang manungkulan bilang kanyang tagapangasiwa sa Kaaba. Tumayong tinatawag na tagapagbantay ng Kaaba si Abu Ghubsan bilang kahalili ni Hubba. Sino si Hubba? Asawa ni Qusay bin Kilab, na anak ni Hulail al-Khuza'i. Sa pagkamatay ni Hulail, binili ni Qusay ang karapatang ito katumbas ng isang lalagyang balat. Isang lalagyang balat na puno ng alak. Biro mo? So, siguro, kasi noon mga taong noon, mga kapatid, mga lasinggiro . Alam nyo ba na ginujuice nila yung alak noon? Subhanallah. Ng mga Arabo? Yes po, tinuturo nilang Panginoon yung alak. Kaya nga nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sabi niya ay man mata wa huwa mudbinul khamar mata maitat al jahiliyah, diba? Sino man ang namatay, ika nga na kung saan siya yung tinatawag na alasinggiro sa alak, lulong sa alak, ay namatay siya nasa kapanahon ng kamangmangan, na hindi ang pagbabawal sa alak
ay hindi lamang ito dahil sa ito ay pagkaroon ng kalanguhan, kumbaga, o kay pagkalasin ng isang tao. Hindi lamang doon ang pinakaugat kung bakit bawal ang alak, dahil nababago at nasisira ang tauhid ng isang tao. Kasi nga sa panahon ng mga Arab, sinasamba nila yung alak. Bagkus ay gumagawa pa sila ng makata, okay, ng tula para lamang sa alak, yung pagkahilig nila sa alak. Diba? So yung mga gamit, ganun sila kaano, mga kapatid. Kaya man, mga sahaba noon, mga lasinggiro yan, bago pa dumating yung revelasyon na ipinatuloy ang tahasan, ipinagbabawal yung alak, subhanallah. Diba? So yung mga kapatid, so ang mahalaga dito ay importante. So yun nga, ay hinirang ni Hubba, si Abu Ghubsan al-Khuzai, bilang tagapangasiwa sa Makka. Okay? Bilang tagapangasiwa sa tinatawag na Kaaba at saka sa Makka. Kaya tumayon tagapagbantay ng Kaaba si Abu Ghubsan bilang kahali ni Hubba. Sa pagkamatay ni Hulail, binili ni Qusay ang karapatang ito, katumbas ng isang lalagyang balat na puno ng alak, na pumukaw naman ng kawalang kasiyahan sa mga kalalakihan ni Khuza'a, at sinubukan nilang ilayo ang pangalaga sa sagradong tahanan mula kay Qusay. Kaya doon, biro mo, para bang insulto sa kanya yun. Ay insulto yun sa kanila, sa mga kalalakihan ng mga Khuza'a. Diba? Biro mo yung status na yun, na isang karangalan sa kanila bilang tagapangasiwa ng Kaaba, tapos papalitan lamang yun sa pamagitan ng isang alak. Diba? How dare you, sabi nga nila. Diba? So, nagalit itong mga kalalakihan ng sabihin natin ng mga Banu Khuza'a. Diba? So, yun mga kapatid, of course, walang duda, sa bandang huli naman, gayunpaman sa tulong ng Quraysh at saka Kinana, ay nagawa ang pag-agaw sa kapangyarihan at naging ganap ang pagpapaalis sa mga Khuza'a at saka Banu Bakar mula sa tinatawag na Makka. Ayan, yun ang nagkaroon ng sabuatan laban sa Khuza'a at Banu Bakar. At yung naging sabuatan dito sa pagitan ng ni Qusay bin Kilab, okay, at saka ng Quraysh at saka mga Banu Kinana. So tuluyang napalayas ika nga yung mga tribo ng Khuza'a at saka Banu Bakar mula sa Makka. So anuman ang tunay dahilan, anuman yung tinatawag na tunay dahilan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay ang buong pangyayari ay nagbunga sa pamamagitan sa paggait ng kanilang mga pribilehiyo kay Sufa. Okay? Kay tinatawag na Sufa. Po si Sufa, alam natin, Sufa ito yung mga kapwa-puhan Ilyas bin Mudar. Kapwa-puhan ni Ilyas bin Mudar. Kaya naman dahil sa mga pananakop na so nawalan ika nga ng pribilehiyo ang itong sabi natin ng kay Sufa, okay? Kahit ang paglikas ng tribo, kasi dati 'di ba nawala ng tuluyan kasi 'di ba nawala ng mga kapwa-puhan, nilipat yung bagay na ito kasabihin natin, okay, na nilipat kay Banu Sa'ad bin Zaid Banat yung mga bagay na ito hanggang sa tribo ng Tamim, iba? At iba pa. At iba pa mga sabihin natin ano. Kaya nawala na ng tuluyan, kumbaga, yung connection ng kapangyarihan ng mga ng bagay na ito kay Sufa. So, ang paglikas ng tribo ng Khuza'a at Baka mula sa Makka, mula sa tinatawag na sabihin natin, mula sa Makka, ang paglipat ng pamumuno sa Makka, okay? Ang paglipat ng pamumuno sa Makka at sa at pangangalaga ng banal na tahanan kay Qusay. So, dumating si Qusay sa kanila kasama ang mga kalalakihan ng Quraysh at Kinana sa may Al-Aqaba. So, at sinabing kami sa bagay na ito ay mas may higit na karapatan kaysa sa inyo. So, pinaslang nila ang mga ito at nangibabaw si Qusay sa anumang bagay na mayroon sila. Sa pagkakataong iyon ay umiwas ang Khuza at mga Banu Bakar kay Qusay. Subalit, nagsimula kay Qusay ay inipon niya ang mga kakampi niya upang digmain sila at naganap ang matinding labanan sa pagitan nila na nagdudulot ng matinding pinsala sa magkabilang panig ng Qusay at saka panig ng Khuza'a. Pagkatapos ay nagkaroon ng kasunduan sa kanilang itinalaga bilang tagahatol si Ya'mur bin Auf. So itong si Ya'mur bin Auf, mga kapatid, ay mula sa tribo ng Bakar. Isang makatarungan, sabi nila, isang makatarungang tao, bagamat ito ay mula sa tribo ng kalaban ng Qusay, pero makatarungan siya. So kaya naman hinirang tagahatol o judge, kumbaga, itong si Ya'mur bin Auf. Kaya naman ang kanyang tinatawag na pagiging tinatawag na tagahatol
ay nagbunga, 'di ba? Ay nagsasangkot ng pagiging karapat-dapat sa pamumuno ni Kusay sa Makka at sa pangangalaga ng sagradong tahanan. So sabi ni Amr bin Auf, parang yung kanyang pangahatol ay pumapanig kasi para siyang kumakatawan bilang hurado sa pangyayaring yaon, bilang husgado sa pangyayaring yaon. So ang kanyang desisyon ay panig sa kay Kusay. Panig kay Kusay ang pamamahala sa Makka at pangangalaga sa Kaaba. At anumang dugo na dumanak, ito pa sa kanyang desisyon, at anumang tinataw na dugo na dumanak ay walang pananagutan dito si Kusay. At anumang pinsala na dinulot ng Khuza'a at Bakar ay pananagutan nila at kanila itong pagbabayaran. Diba? So lahat pabor kay Kusay. At pababayaan, okay? At pababayaan, the same time, pababayaan nila na si Kusay sa Kaaba. So hayaan si Kusay at walang sino man ang pwedeng humarang sa kanya. Yun ang mga nagiging judgment, kumbaga hatol ni Ya'mur bin Auf, di ba? Kaya mula noong araw na iyon ay tinagurian si Ya'mur bilang tinatawag na Shadda, Ashaddakh. Okay? Siya ay tinagurian, isang tinatawag na Shaddakh, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Shaddakh. Ang mahalaga, siya ay tinagurian na Shaddakh. Okay? Ashaddakh. Siguro ano, tapat, kumbaga, ganun, loyal, mga ganun. Anyway, kahit anuman, ang paghahari ni Kusay sa Makka at sa sagradong tahanan ay sabihin natin nagsimula, no? Nagsimula, okay? Nagsimula sa, sabihin natin, nagsimula noong 440 CE, Christ era. So, ganito, napasa kamay ni Kusay at pagkatapos ay napunta naman sa Quraysh ang pangalaga sa buong Makka. So, after Kusay, then lumipat sa Quraysh, ika nga yung pangalaga sa Makka. At nagsilbing punong panrelihiyon sa sagradong bahay na iyon na kung saan ay dinudumog ng mga Arabo at sa lahat ng panig ng, sa, ng Arabia. So dahil sa pamamahala ng mashallah ng Quraysh at iba pa. Kaya dinala at inipon ni Kusay ang kanyang mga kamag-anak sa Makka at inilaan ito sa kanila, yung bagay na ito. Na pinahintulutan ang mga Quraysh ng ilang mga tirahan sa Makka, hinati niya ito sa apat na bahagi para sa kanyang mga kababayan. At pinatiran niya ang bawat isa sa tribo ng Quraysh sa kanilang mga tahanan na naging pag-aari na nila mismo at pinanatili niya ang Nus'a, ayan, ang Nus'a, ang pamilyang Safwan, at ang Adwan, at ang Murra bin Auf, Murra bin Auf. So pinanatili ito ni Kusay sa dati nilang kinalagyan bago pa siya dumating sapagkat nakikita niyang hindi na iyon maaring baguhin. So, para bagang yun na yun, doon na sila, kumbaga. Yun na rin kanilang pagkakilanlan, kilalakihan, at iba pa, yung lugar nila doon na, kaya hindi na sila inalis doon. Okay? Napamahala sila doon. Kaya yun ay ginagalang ni Kusay bin Kilab. Kaya naman, ang ilan sa makabuluhang tagumpay na ipinagkaloob kay Kusay ay ang mga pagtatag niya sa tanatawag na Dar. Okay? Dar. Ito yung mga pribilihiyo, no? Ng pamumuno at karangalan ni Kusay bin Kilab. Yung pagtatag ng Dar an-Nadwa. Malaking bagay ito sa history, mga kapatid, yung Dar an-Nadwa na tinatawag na bahay tipunan or bahay tipan, bahay tagpuan. At ngayon, yung Dar an-Nadwa ngayon ay doon, dati sa panahon ni Professor, doon sila nagtipon-tipon, nagtatago pag yung mga bago pa yung mga Muslim, doon sila nagtatago-tago muna at nagtipon-tipon at nag-uusap-usap. Para hindi sila makita ng mga Quraysh. Hanggang sa, yun nga, siguro hindi ako nagkamali, yung Dar an-Nadwa ngayon, ay siguro yun na yung ano ngayon, yun yung sabihin natin, library, kung hindi ako nagkamali, doon sa malapit sa tanatawag na Masjid al-Haram. Okay? So yun mga kapatid, so ang nagtatag ng kauna-unahang nagtatag ng Dar an-Nadwa ay walang iba kundi si Kusay bin Kilab sa gawing hilagang bahagi ng Kaaba. At nilagyan niya ng pasukan, no, patungo sa masjid upang magsilbi bilang isang bahay tagpuan ng mga Quraysh. So ito ay lubhang kapakipakinabang para sa mga Quraysh. Bakit? Dahil sa tiyak, no, dahil sa natiyak nito ang pagkakaisa ng mga opinyon sa pagitan nila at taus-puso mga solusyon sa kanilang mga problema. Kasi sa kabila sa kanilang karapatan, ano nila, pinag-uusapan doon, hindi pwedeng lumabas doon hanggat hindi magkaroon ng iisang salita o solusyon sa isang problema.
So doon naganap yon. So kinakailangan bago lumabas doon sa Dar al-Nadwa, kinakailangan masettle na, ika nga, at maging isa yung opinion, kumbaga, yung sabihin natin ay bago lumabas. Kailangan ano na, mayroon ng solusyon, mayroon na tinatawag na conclusion sa mga problema at iba pa. So doon nangyari yan sa Dar al-Nadwa. Okay? Tinamasa ni Kusay ang mga sumusunod na pribilehiyo, no? At karangalan. So narito yung mga sabihin natin, mga pribilehiyong Kusay bin Kilab, pamumuno of course at pangasiwa sa Dar al-Nadwa, sa bahay tagpuan, bahay tipunan, bahay tipan. So dito sila nagtitipon-tipon. Ano nangyari doon sa loob? Nagtitipon-tipon sila dito ng mga opinyon, nagpapalit-palitan ng mga kurukura at opinyon, lalo na sa mga importanteng bagay na may kinalaman sa kanila, may kinalaman sa government, governance, may kinalaman sa sabihin nating pag-aasawa, mayroong pagpapakasal. So dito ipinapakasal ang kanilang mga anak na babae. Doon mismo nangyari sa Dar al-Nadwa. Mashallah, tabarakallah. Then of course, kabilang sa sabi nating pribilehiyo tinatamasa ni Kusay bin Kilab, sa kanyang termino ay walang iba kundi ang liwa. Ang liwa ay yung tinatawag na bandila. So ang bandila na ito, mga kapatid, walang maaaring magdeklara ng digmaan maliban sa kanyang kapahintulutan o kapahintulutan ng isa sa kanyang mga anak. So walang pwede, kundi siya lamang at ang kanyang mga anak. You know? So itong bandila na ito, ito ay itinatayo, iwinagaway-way, ika nga pag mayroon ng digmaan. At walang sino man ang pwedeng mamahala dito, kundi ang pamilya ni Kusay bin Kilab at ang kanyang mga, isa sa mga anak niya. Then, okay, sino man mga anak niya. Then, pangatlo na kapribiliyo na kanyang sabi natin tinatamasa ay ang pinuno ng karawan o leader of caravan. Siya ang commander ng lahat ng caravan. Ito yung mga caravan na ito. Ito yung mga grupo, ika nga, ng masabi nating goods, kumbaga, dala bilang kalakal papuntang Syria, papuntang tinatawag na Yemen, at iba pa mga lugar. So, siya yung chief of commander, kumbaga, sa lahat ng mga caravan. So, walang anumang caravan mula sa Makka ang maaring umalis, maging ito ay para sa pangalakal o ibang bagay, maliban sa ilalim ng kanyang kapangyarihan o kapangyarihan ng isa sa kanyang mga anak. Isa sa kanyang mga tinatawag na anak. So dito, nasa kanilang pribilehiyo na yaon. So alam natin mga ganong mga kasaysayan, mga kapatid. Pangapat, ganun din, ay kabilang sa pribilehiyo tinatamasa na yung takapagbantay ng pintuan ng Kaaba. Okay? Ibig sabihin, siya yung doorkeeper, kumbaga, ng sabihin natin ng Kaaba. Doorkeeper ng Kaaba. Okay? Na kung kaya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dito, siya lamang ang mayroong karapatan na magbukas ng pintuan ng Kaaba at siya ang may pananagutan para sa serbisyo at protection ng Kaaba. So sa kanya, okay? Siya yung nangangasiwa, ika nga, sa anumang responsibility ng sabihin natin ang tinatawag na ng Kaaba. At same time, kabilang din, no, sa kanyang sabihin natin sa kanyang pribilehiyo na tinatamasa, yung providing water for the pilgrims, no? Pagbibigay ng tubig para sa mga haji, mga mu'tamirun, sa mga nagsasagawa ng hajj sa ka-umrah. So sila po yung namamahalan yan. So pinupuno nila ang mga lalagyang tubig na pinatatamis ng datilis o ng mga pasas para sa inumin ng mga haji o kay mu'tamir na bumibisita sa Makkah. So sa kanila yon, sila yung mga nag-process noon. 'Di ba? Mashallah, yung magiging matamis yung inumin nila. Mashallah, tabarakallah. 'Di ba? Kasi alam natin dati walang mga sabi natin mga kumbaga mga makina ngayon na napakadaling i-filter kumbaga yung tubig para maging maganda at maging malinis. Noon, para maging matamis ay nilalagyan nila ng tinatawag na sabihin natin pinatatamis nila sa pamamagitan ng dates, mashallah. At saka ng mga old tradition ng mga pamamaraan at mga pasas. At pang-anim na pribilehiyo na tinatamasa, no, ni Kusay bin Kilab ay ang pagpapakain sa mga haji. Siya rin yung mga nagpapakain, mashallah, may tagabantay ng grabe mga pribilehiyo na ito, mga kapatid, di ba? Pagpapakain ng mga haji, nangangahulugan ito ng paggawa at paghanda ng pagkain para sa mga haji na hindi kayang bumili ng pagkain.
So actually na until now mga ganung mga practices na dito pa rin nandito sa Saudi Arabia. Diba mashallah halimbawa kapag alam ng authority halimbawa okay na mga andito yung mga lokal na mga mayayaman, mga mabubuti. Tapos na pag-alaman na mayroong mga delegasyon galing sa iba't ibang bansa, Pilipinas man, Indonesia at iba pa, ng mga hajj at nag-uumrah. Mashallah, nagpapadala sila ng mga pagkain, nag-sponsorship sila, mashallah tabarakallah. Diba? Para bakang hindi na pwedeng uaalisin yun sa kanilang kaugalian, mga kapatid. Dahil ito ay isang napaka magandang karangalan na nakuha nila mula sa kanilang kanununuan ever since the world began. Mashallah tabarakallah. Diba? So kaya naman, dito ay nagpataw din si Kusayno noon ng taunang buwis sa lupa sa mga Quraysh. Na ang purpose dito ay para sa pagkain ng mga haji na walang pambili o walang dalang karagdagang panggugol para sa sarili nila na binabayaran nila ito sa panahon ng hajj. Binibigay yung tax na ito, yung tinatawag na land tax na ito during the hajj. Kasi nga doon ay gagamitin nila specifically yung pera na nakuha niya mula sa tax na yon para sa mga tinatawag na haji. Masya, napakagandang purpose, no? Gayunpaman mga kapal sa panampalatayang Islam, kapansin-pansin na pinili ni Qusay bin Abdumanaf na isa sa mga anak niya para sa karangalan at kabantugan kahit na hindi siya ang panganay niyang anak na lalaki. So mapapansin natin, no, ito yung diagram kumbaga na kung saan ang pinanggalingan ni Professor lang. Makikita natin itong naka-yellow important tribal leaders, yan mga yan si kaya na mga nabanggit natin yan ng mga iba, Sa'ad yan, si Thaqif, Ghifar, Asad, Tamim, Khuza'a. O ito yung Khuza'a na sinasabi natin dito. Okay? Ito yung pinanggalingan ng Khuza'a tribe. At saka yun, sa part naman ito kay ano, part ni Nizar. Okay? Ay yun, isa sa mga anak niya ay si Rabia. At yun, papunta si dito Abdul Qais. At gini si Hanifa Shayban. Now dito naman, nandito sa bahagi si Qusay bin Kilab. Ayan. So si Qusay bin Kilab pang ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Da, sabi ko, pang lima na kaluluan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Yan. Kabilang sa kanyang anak ay si Abdumanaf. Itong si Abdumanaf ay hindi panganay kasi ang panganay ay si Abdudar. Si Abdudar. Kunya ko nagkamali si Abdudar. Siya ata si Abdul Uzza. Kunya ko nagkamali. Okay. Ang mahalaga ito yan si Abdumanaf. Hindi niya panganay yon sapagkat ang panganay niya ay walang iba kundi si Abdudar. Papansin natin yan. So yan, mula kay Abdudar, sumulpot si Hashim na at isa sa mga kapatid niya si Abdushams. At yung kaya si Umayya mula sa uncle, kumbaga mula sa kaluluan ni Propeta Sallam, sa line is ni Abdumanaf. Okay? Si Hashim din na dito nang galing si Abdul Muttalib din si Abdullah na ano Professor Allah. Si Kilab na Qusay na anak ni Kilab din galing kay Murrah din pabalik papunta kay Ka'ab, Luway, ayan si Ghalib, si Feher, si Malik, si Annadar Kinana, dito yung tribu ng Kinana. Okay? Sabing kanununuan tribu ito mga kapatid kaysa sa tatawa Quraysh kasi ang Quraysh dito nang galing eh kay Qusay bin Kilab, yung tribu ng Quraysh. Or kay Kilab. Diyan nagsimula yung tribu ng Quraysh. Samantalang yung Kinana, mas old yung Kinana sa tinatawag na tribu ng Quraysh. Ayan. Pupunta kay Khuzaima, din Mudrika, din Ilyas, Mudar, Nizar. Ito si tinatawag Ilyas bin Mudar. Dito yung Sufa. Okay? Ito yung tinatawag lang galing, yung tinatawag na Sufa, yung kaapwa-apuhan ni Ilyas. Yung mga yan. Galing kay, lahat yung kaapwa-apuhan ni Ilyas, papunta kay Khuzaima hanggang kay Kinana. So yun ang mga Sufa, kumbaga Sufa, hindi Sufa kasi iba yung Sufa. Okay? So yun yung mga kapatid. Kaya mapapansin natin dito, naging kapansin-pansin na pinili ni Qusay si Abdumanaf. Although si Abdumanaf ay hindi siya tinatawag na panganay na anak. Pero yung treatment kumbaga ni Qusay kay Abdumanaf ay iba kaysa doon sa panganay na si walang iba kundi si Abdudar. At ipinagkatiwala sa kanya, no? Ipinagkatiwala sa kanya ang gayong mga responsibility tulad ng pamumuno sa mga pagpupulong na nagaganap sa Dar an-Nadwa, pangangalaga sa bandila, yung liwa sa panahon ng digmaan, at the same time yung pagbabantay sa pintuan ng Kaaba, ang papainomin at yung tinatawag na papakainin ng mga haji, lahat yun ay
responsibility ipinataw o kay hinabilin kay ano, kay Abdumanaf at hindi kay Abdudar. Kaya noon kapag nagdesisyon si Kusay ay walang maaaring sumalungat. Kasi ganun kapag makapangyarihan si Kusay, mga kapatid, walang maaaring sumalungat sa kanya. Nagkaisa lahat ng kanyang mga anak kung anong desisyon ng kanilang ama. Ganun si Kusay. Okay, at walang maaaring kumontra sa anumang bagay na kanyang ginagawa. Ang kanyang kautusan noong nabubuhay pa siya, no, at matapos na siya yumao, ay parang pananampalataya sa kanila yun. Parang talagang walang obligadong sumunod. Obligadong sinusunod ng mga anak niya at ng mga kasabi natin nasasakupan. Ganun ka, ano, karespetado si Kusay bin Kilab. So ang kanyang pagpanaw ay hindi nagdulot ng mga pagkakasalungatan sa pagitan ng kanyang mga anak na lalaki. So walang problema. So ayan, si Abdul Uzza, si Abdul Dar, at iba pang mga anak niya ay talaga namang nagkasundo sila. Walang problema. Okay? Yun ma, subalit ito nang nangyari. Nung pumanaw na si Abdumanaf, ito si Abdumanaf yung inabilin sa kanya yung mga responsibility ni Kusay, no? Ipinasa kay Abdumanaf. Nung namatay na si Abdumanaf, nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng kanyang mga anak na lalaki at ng kanilang mga pinsan. So yun, sino mga anak niya? Siya kagaya ni Hashim at iba pang mga anak niya. Tapos nagkaroon ng labanan itong mga anak niya sa pagitan nila at saka ng mga pinsan, na kung saan ito yung mga anak ni Abdudar at saka iba pang mga sabihin natin pinsan niya mula sa kapatid ni Abdumanaf. So nagkaroon ng digmaan sa pagitan nila. Okay? So, lalo pat yung mga anak, no, sa pagitan niya at saka ni Abdudar. Magpipinsan, mga first cousins. Kaya't nahati ang tribu ng Quraysh sa dalawang grupo at muntik nang humantong sa napakalaking labanan. Kung hindi dahil sa kasundo ang pangkapayapaan o sabihin natin ay yun nga, peaceful, peace treaty, kumbaga, peace agreement, at hinati rin nila sa pagitan nila ang mga nasabing karangalan at gawain. So nagkaroon ng peace agreement. So parang nga, okay, para wala ng awayan, magkaroon ng paghahati-hati pagdating sa karangalan at gawain. Pagdating sa tungkulin, huwag niyong isarilihin yan. Okay, kasi bakit? Pareho tayo nang galing kay Kusay, diba? Pareho tayo mga ina po ni Kusay. Bakit pag aangkin yung lahat yung mga sabihin natin, yung mga pribilehyo na yaon? Kaya't naman nanatili ang paghahanda, no, ng inumin at pagkain. So narito yung tinatawag na okay, ayan. So meron tayong dito Abdumanaf, dito sa outside na ito ay walang iba kundi Abdudar. Kaya naman, natili ang paghahanda ng inumin at pagpapakain sa mga pilgrimage sa mga anak ni Abdumanaf. At napunta naman ang pangalaga sa Dar An-Nadwa. Dar An-Nadwa at pangalaga sa bandila, no, sa panahon ng digmaan, no, at pagbabantay sa pintuan ng Kaaba sa mga anak ni Abdudar. So lahat ng ito ay napunta kay Abdudar, yung mga halos lahat kumbaga ng mga tungkulin sa Makkah at saka sa Kaaba. Dar An-Nadwa sa mga anak ni Abdudar, yung pangalaga sa bandila sa digmaan ay napunta din sa mga anak ni Abdudar, pagbabantay sa pintuan ng Kaaba, nakuha nila yung pribilehyo na yaon. Samantalang dito kay Abdumanaf, nanatili yung generosity kumbaga sa mga pilgrimage. At yun yung paghahanda ng inumin, pagpapakain sa mga haji, diba? So at least magandang gawain yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Marangal na gawain yun, mashallah tabarakallah. Okay? So nagpalabunutan ang mga anak ni Abdumanaf naman, at ang napili ay si Hashim bin Abdumanaf. Yun yung pang-apat na lulo ni Propeta Salam. Kaya siya ang sumunod na nangasiwa sa tungkulin ng paghahanda ng maiinom at pagkain para sa mga haji sa buong buhay niya. Mashallah. Nang pumano siya ay minana naman ng kanyang kapatid na si Abdul Muttalib bin Abdumanaf. Ayan, namana yung kapatid. Kasi magkapatid yung si Hashim at saka si Al-Muttalib. So magkapatid yan. So nung namatay si Hashim, ayun, namana ika ngayong gawain na ito at tungkulin na ito ni Al-Muttalib bin Abdumanaf. Ang tungkulin niya at pagkatapos niya, ay minana naman ito, yung napakagandang gawain na ito kay Abdul Muttalib bin Hashim. So pinsan, kumbaga, pamangkin pala ni Al-Muttalib. So pamangkin ni Al-Muttalib si Abdul Muttalib
Sapagkat si Abdul-Muttalib ay anak ni Hashim na kapatid ni Al-Muttalib. So na ano yon, na sabihin nating na ano, na ibalik sa kanya yung ano, yung gawain na tungkuling na yaon. Ano yon? Yung pagpapakain, pagpapainom sa mga haji. Okay? Na siyang lulu ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdul-Muttalib bin Hashim bin Abdumanaf. Pagkatapos noon ay minana naman ng kanyang mga anak hanggang sa dumating ang Islam sa pinangasiwaan na pinangasiwaan naman ni Al-Abbas bin Abdul-Muttalib. So si Al-Abbas bin Abdul-Muttalib ay kapatid ni, sabihin natin, ni Abdullah. Okay? Na kung saan si Al-Abbas bin Abdul-Muttalib ay lulo, ika nga, na sa ama. Okay, lulo sa tinatawag na, sabihin natin, ay kapatid pala, no? So lulong kapatid. Lulong kapatid ang tawag dyan. Diba? Tiyuhin? Ay, tiyuhin pala lulo. Tiyuhin pala ni ano? Si Al-Abbas, tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi si Abdullah at si Al-Abbas, yan po ay magkapatid. Okay? Kaya maraming mga tungkulin, marami pa mga tungkulin, no, ang ipinamahagi sa pagitan ng mga Quraysh at para sa pagtatag ng mga haligi ng isang bagong malademokratikong estado na may mga tanggapan at mga tinatawag na mga konsiho. Okay? At ng pamahalaan na meron tayo ngayon. So mga parliaments na 'yan, meron din mga unang panahon, mga kapatid, maging sa mga tribo ng Quraysh, may mga alim, may mga senado na yan, mga ganung konsepto, meron na yan. Kung anumang meron tayo ngayon na alimbawa sa Pilipinas, sa ibang mga lugar, ibang bansa, ay ganun din yung mga tribo ng ito. Meron din sila mga konsiho, may mga ganun, meron din po yon. Okay? So kaya naman ay yun nga, ay sila ay nagtatag noon ng mga haligi, mga panuntunan ng isang bagong malademokratikong estado na may mga tanggapan at konseho ng pamahalaan na katulad ng meron tayo sa panahon natin ngayon. So ang ilan sa mga tungkulin na ito ay binanggit tulad ng mga sumusunod. So narito po yung kanilang itinatag, kumbaga. Okay, itinatag nila yung walang iba kung Al-Isar. Al-Isar, ito yung pangangasiwa sa pagpapalabunutan or divine arrows na ginagamit nila noon sa kanilang mga diyos-diyosan upang humanap ng swerte o kapasyahan sa isang bagay o gawain at ito ay itinalaga sa Banu Juma. Banu Juma. Kasi ang Banu Juma ay bahagi o tribo ng Quraysh. Okay? Tribo ng tinatawag na Quraysh. So, ibig sabihin, mga kapatid, na kabila sa mga practices ng mga Quraysh, ng mga before the advent of Islam, itong mga divine arrows na ito. So, alam na, alam ba, pag sila ay nagdedesisyon ngayon, so, yung mga inilalagay nila ngayon doon sa parang baluta, kumbaga, o parang sabihin papel, kumbaga, ta yung kanilang mga desisyon na hindi na pag ano ba, yung mga ano, hindi na pag kasunduan ng mga desisyon. Tapos doon ilalagay doon sa parang pader o dingding o ano paman at titirahin nila ngayon yung araw na ito. At ano man ang matamaan dito, yun ang kanilang magiging sabihin nating final decision. So yun po yan. Ang tawag dyan Al-Isar. You know? At ang namamahala nito mula sa Driya tribu ng Quraysh ay ang Banu Juma. Pangalawa ang Tahjirul Amwal o Tahjizul Amwal. Okay, Tahjizul Amwal. Yan po ay Tahjizul Amwal, hindi Tahjirul Amwal. Tahjirul Amwal po na kung saan ang Tahjirul Amwal na kung saan ito po yung mga sabihin natin mga alituntunin sa pagsasakripisyo ng hayop o panata na iniaalay sa mga diyos-diyosan. Gayon din ang pagsasaayos sa mga alitan at mga mahalagang usapin at ito ay nakatalaga sa Banu Saham. Banu Saham ay kabilang pa rin sa tribo ng Quraysh. Okay? Sa Banu Saham. So yun po yan, mga pagsasakripisyo, mga sacrificial animal. Yan. Especially sa mga sabihin natin sa mga during the aid kumbaga at mga panata, pag-aalis sa mga diyos-diyosan, okay, lahat ng mga ito pagkakaroon ng pagsasaayos, no, yung reconciliation sa pagitan ng mga hidwaan sa pagitan nila ay nakatalaga po diyan ay walang iba kundi Banu Saham, di ba? Then meron tayong Ashura, ayan po kabinete ng Ashura. Ang Ashura naman, ang function nito ay ang consultation at ito ay nakatalaga naman sa Banu Asad. Sa tribo ng Banu Asad, nakabahagi pa rin ng Banu ng Quraysh tribe. At yung ikaapat, mga kapatid, ay walang iba kundi Al-Ashnaq. Al-Ashnaq, mga alituntunin ukol sa bayad dugo or blood money.
at mga bayad parusa na nakatalaga naman sa Banu Taim. Banu Taim ay bahagi pa rin ng tribo ng Quraysh. So ito yan, pag may mga problema, halimbawa sa blood money, siyempre, uso ang blood money noon, na pamampaman, practices na po yan, mashallah tabarakallah. O kaibigan mga parusa, kumbaga, ang mga janayats, mga crime, kumbaga, na issue, tapos mga may kakibat na mga parusa, so ang mamahanap po dyan ay walang iba kundi ang Banu Taim. At gayon din yung al-iqab, ang al-iqab naman ay, ang function nito ay pagdadala ng mga pambansang bandila na pinangangalagaan naman ng Banu Umayyah. So Banu Umayyah ay kabilang sa tinatawag na, sabi natin, tribu ng Quraysh. You know? So yun, sila yung namamahala nun kapag dumating ng digmaan at papaano yan yung mga flag, kasi napakahalaga ng bandila sa panahon ng digmaan, mga kapatid. Alam natin yan, malaking contribution yan, kasi hindi ka matatawag na fighter, kumbaga, noong unang panahon, or combatant, no, kung wala kang flag, walang hukbo, walang kwentang hukbo mo kung wala kang flag. So ganun sila, ito ay nagpapatunan ng kanilang karangalan, kalakasan, kumbaga, yung flag nila. At minsan sa iba mga digmaan, no, pag yung flag nila, may minsan mga flag kinatatakutan, di basta-basta, doon pa lang sa flag natatakot na sila. Ganun mga kapatid. So mahalagang papel yung flags pagdating sa digmaan. Kaya naman, yung tawag diyan ay al-iqab, at ang namamahala diyan ay ang Banu Umayyah. At yung al-kubba, al-kubba naman mga kapatid ay ang mga alituntunin sa sandatahang lakas, at sa mga kabalyero ay nasa pangasiwa ng Bani Makhzum. Ayan, Bani Makhzum ay kabilang sa tribu ng Quraysh. Yun po yung mga limbawa pag nagkaroon ng mga formation ng sabi natin mga technique, mga military techniques, tactics kumbaga, arrangement ng sabihin natin ng mga hukbong sandatahan, di ba? Lahat ng ito, mga strategy, lahat na papag-uusapan. So ang namamahala po diyan ay walang iba kundi ang al-kubba. O al-kubba yung tawag diyan din, mamahala yung Banu Makhzum. Then ang panghuli ay walang iba kundi as-sifara. Ayan. Sa ating pangayon, as-sifara, ayun yung mga consulate. Kung sabihin natin ay embassy. As-sifara ay ang embahada na nasa pangasiwa naman ng Banu Adi. Banu Adi. Okay, wait lang po. So, yan po, sa Banu Adi. So, alhamdulillah po, natapos natin yung ano na ito, mga kapalid, patid. So, natapos natin yung pamahala ano, sa tinatawag na, sabi natin, rulership sa Hijaaz, alhamdulillah. At naway meron tayong natutunan, historically speaking, bago natin, sabi natin, hanggang sa utay-utay tayo, no? Hanggang sa makarating tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, magkaroon tayo ng background, ika nga, sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga tradisyon, sa mga nangyari sa kanilang mga kanunuan, di ba? So nandito tayo sa ngayon sa Middle East. So napakahalagang kaalaman kumbaga yung bagay na ito. At least sa tuwing mapupunta tayo sa mapapadpad sa isang lugar, no? Aha, ito yung napag-aralan namin, something like that. So inshallah naway i-continue natin next week mga kapatid yung ano naman, yung mga rulership ng ibang panig ng Saudi Arabia, then political situation ng mga Arabo, of course the religions of the Arabs, makukuha din natin yan, ano mga reliyon ng mga Arabo noon, paano na influensya, ikaw nga at sino yung nagdala ng shirk, kauna-unahang shirk kumbaga dito sa tinatawag na Arabian Peninsula. Lahat po ng yun ay matutunghayan po natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ngayon ay at dadako tayo ngayon sa tawag dyan. Ustad, yes, tanong po ako. Sige po. Bago pa pala ma-establish yung tawhid, mayroon na mga nag-pilgrimage sa Maka? Yes po, mayroon na po. Tradisyon na po yan ng mga Arabo noon. Pero yung mga pamamaraan na sabihin natin hindi katulad ng anumang meron tayo ngayon na batay sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi po ganun yung tinatawag na case. You know? Okay. So, meron na po yan. Di ba, Ustaz? Naguhubad pa sila, Ustaz, no? Yes. Nagtatawag sila. Noong nagtatawag sila, ay talagang naguhubad sila talaga. Kaya nang dumating sa kanila yung tinatawag na Islam, ito inabulish, ika nga, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.